Yon nga mga kabiyay, welcome sa aking motovlog. Ito ng inyong lingkod, si Motofit. At i-walk around at saka sound test natin itong bagong Triumph Trident 660. At ang engine nito ay liquid cold 12 valve 3 cylinder 660cc. At saka yung kanyang front tire ay nasa 120x70 rim 17. At kita nyo naman yung kanyang rear tire, napakalaki, 180x55 rim 17. At yung sa kanyang front suspension ay Showa 41mm upside down fork. At yung kanyang rear suspension ay Showa monoshock with preload adjustable. Yung naman kanyang front brake, yung nakikita nyo ay Nissan 2-piston caliper. Ganda. At ganoon din yung kanyang rear brake ay Nissan single-piston caliper. At sa mga, at ito naman yung kanyang seat height, mababa lang siya. Nasa 805mm, tamang-tama, saktong-sakto sa maliliit na riders na katulad ko. At yung kanyang tank capacity ay nasa 14 liters. At kung yung sa kilos naman ng motor ay magaan siya, nasa 189 kilos. At yun nga lang, ang downside nito sa tingin ko ay yung kanyang service interval na 16,000 kilometers o kaya ay nasa 12 months, 1 year kapag either way, kung naabot nyo sa isang taon yung 16,000 kilometers o di kaya ay hindi nyo pa naabot yung 16,000 kilometers in naging isang taon na, kaya kailangan yung i-service na siya, mga kabiyahe. Kaya yan ang specification ng Triumph Trident 660, at walk around ko kayo at check natin yung sound check, mga kabiyahe. Stay tuned. Yun na nga, mga kabiyahe, andito na tayo. Walk around ko kayo sa bagong Trident 660 Triumph. Kung bago kayo sa aking channel, please subscribe, like, at pakihit na rin yung bell notification for more motovlog to come. At dito na nga, ganda ng Trident na ito. Talagang mapormang maporma. I-start natin sa kanyang mukha. Yan o. Bali, modern siya na classic dahil sa kanyang, yan o, yung kanyang headlight. Tapos modern siya dahil yung mga nakakabit na instrument sa kanyang katawan. At yung ganda o, 3-cylinder. Yan. Talagang machong macho. At sa likod naman, ganda ng kanyang plate number. Yan ang kung nakikita nyo. Pati yung kanyang shock absorber. At masasabi ko lang, mga kabiyay, ito yata yung hinahanap ko. Sa lahat ng mga tinitest drive ko, dito lang talaga ako medyo napahanga. Dahil marami na akong na-test drive ng mga big bike, maxi scooter. Pero ito, may iba. Formang forma. At saka, ito ah. Dahil test drive ko na ito kanina, pinunta ko dito galing sa atelier. Kikita niyo yan, oh, yung kanyang quick paddle shifter. Ibang-iba kung nakikita nyo. Yan ang kaibahan sa mga big bike. At yun nga, 3-cylinder, ganda ng tunog, at sa soundcheck natin mamaya. At saka yung kanyang upuan, ganda, talagang makinis na makinis, aesthetic. Kita yung katawan niya, aesthetic,
pati hanggang sa tangke, napakaganda. At comfortable lang magiging pasahero nyo, pati na rin yung kanyang LED dito sa brake light. At sound check na natin mga kabiyahe. Kaswits na siya. Yun. Yan mga kabiyahe. Yan, ganyan siya kasimple yung kanyang TFT display. Modern. Yung kanyang TFT display ay round, pero modern siya dahil digital. Tapos ito yung kanyang mga pindutan. Napapalitan yan mga ray, dito lang oh. Yun, oh. Clock, yung araw, saka yung taon. Push nyo lang yan. Yung temperature, yung trip, trip 1, trip 2, at kung ilang kilometro siya na yung natatakbo niya. Kita nyo naman, bagong-bago lahat yung mga tinitest drive ko. Yan o, 357 kilometers pa lang. Balik tayo. Yan, menu principal. At iwan ko lang kung ano ito. Ang pagkakaalam ko ito, babalik yan eh. Yan, naka-neutral ulit. Ito naman, mayroon siyang dalawang klase. Yung rain at saka road. Yan, at pipindutin lang dito sa ibaba. Yan. At magpapalit siya. Road. Tapos rain. Yan, dalawang yan ang kanyang modes. Mayroon na rin siyang traction control. At saka yung kanyang gasolina. Engine warning. Oil kung kailan ka magpapalit. Neutral. Abs. Yan, simple lang naman yung kanyang TFT screen. Tapos ito yung kanyang hazard light. Yan o, kita nyo. Tignan natin yung kanyang hazard light. Yan o. O, kita nyo. Meron na rin siyang running light. Ganda. Poging-pogi. At isusitis natin mamaya yung kanyang ilaw dito sa main. At sa kanyang clutch lever, meron siyang adjustable yung clutch, kanyang clutch lever. I know. Yung kanyang adjustable yung kanyang brake lever, pero dito sa kabila yung kanyang clutch lever ay normal. Yan lang ang napansin ko sa Trident 660. Pinalitan na ng mga nanayong nila yung brake lever na adjustable, di pa pinalitan na adjustable din yon. Bueno. At tignan natin yung kanyang exhaust. Yan no? Aesthetic din yung kanyang exhaust. Pero pwede mong palitan yan sa anong aftermarket. Kaya soundcheck na natin mga kabiyahe kung ano ba, kung ano ba ng tunog nito. Ganda ng tunog, 3 cylinder lang siya. Wait. Yun o. Ganda. I-rib natin mga kabiyahe ha. Kita nyo naman mga kabiyahe, buong-buo yung kanyang sound ng kanyang muffler. 3 cylinder lang yan, pero kapag parang siyang 4 cylinder, talagang roaring yung kanyang tunog. Ganda! At salamat sa Italo Motors sa pagpapatesta nila dito sa bagong Trident 660. At 90%
In love na ako dito. At abangan nyo, mga kablay, kung ito ba, ito na ba ang aking kukunin na ipapalit ko sa aking motor. Yan o, ganda. Kaya kung nagustuhan nyo ang aking motovlog, please subscribe, like and share. Hanggang sa susunod na aking motovlog, ito ang inyong lingkod, si Motofit. Ciao!